So yun mga tol, may ano tayo, may customer tayo iso so sportibo. Ang issue kasi nito mga tol, naglo-low power siya tsaka may team yung usok mga tol. Pag ganyan kasi sa ating mga sasakyan, ang posibleng sira niyan mga tol ay itong air cleaner muna basic mga tol. Palit tayo ng air cleaner. Tsaka EGR cleaning mga tol. Ito, EGR cleaning. Tsaka yung injector, yung nozzle tip natin. Palitan natin kasi malaki na yung buga ng diesel kaya magkakaroon siya ng itim na usok. Pero ang gagawin muna natin mga tol ngayon, itong EGR. Itong EGR mga tol, ito muna yung ano natin ngayon, yung unang step, unang hakbang na gagawin natin sa isuso ngayon. Kasi ang itong EGR kasi mga tol, ito yung pinaka main cause pag ang ating mga kotse, mga sasakyan ay magkakaroon ng itim na usok. Kasi ang trabaho kasi ni EGR mga tol, ito mga tol, ang trabaho ng EGR mga tol, bali yung mga unburned gases, mga tira-tirang mga diesel na hindi nasusunog sa combustion chamber, lalo na yung pag may sira na yung nozzle tip natin, maraming naibubugang diesel o singaw yung bulb natin mga tol, magkakaroon talaga ng itim na usok yan mga tol. Kaya ang ginagawa ni EGR mga tol, hinihigop niya yung mga unburned gases papuntang ano, makina ulit para sunugin ulit ng ating engine mga tol. Kaya yung ano natin, yung intake manifold saka yung EGR nagbe-build up ng carbon deposit kasi yung mga tira-tirang diesel na hinihigop niya mga tol ay dumidikate yan sa intake manifold natin ito. Saka paghigupan ng ating makina ng alikabok mga tol kaya nagano sila doon naghahalo kaya nagkakaroon ng carbon deposit ang ating makina. Kaya importante sa ating makina na every 200,000 kilometer ay kailangan natin magpalinis ng EGR mga tol saka intake manifold kasi kung hindi natin lilinisin yan mga tol ay panigurado maglo-low power yan saka iitim ang usok mga tol. Bali itong EGR mga tol, malaking bagay po to sa ating sasakyan kasi yung mga ano kasi mga tira-tirang mga diesel na hindi nasusunog dito sa ating makina ay sa halip na ilabas ng ating makina papuntang Tambutso at magkakaroon ng maitim na usok, hinihigop yan ng EGR mga tol. Kaya itong EGR malaking bagay din to sa ating kapaligiran kasi yung usok na imbis na papunta doon ay hihigupin niya mga tol pabalik sa ating makina para masunog ulit mga tol. Kung makapal na kasi ang carbon dito mga tol sa intake manifold natin, yung daanan ng hangin papuntang makina mga tol pag marami ng carbon ay hindi na magmamatch mga tol yung hindi na magmamatch yung hangin saka diesel ng ating makina kaya magkikreate siya ng maitim na usok kasi makapal na yung ano natin, makapal na yung carbon dito, liliit ang butas ng intake manifold natin ay liliit din ang ano ng makina yung pahigop mga tol. Hindi siya match mga tol pagsunog ng ating combustion chamber mga tol kaya naging dahilan ng mga tol sa ano yung maitim na usok. Kaya kailangan yung EGR natin mga tol. Linisin talaga natin to every 200,000 kilometers mga tol kasi may bulb yan sa loob mga tol. May bulb yan na ano close open mga tol. Close open ang trabaho ng bulb, nagko-close lang yan, nag-open lang yan pag ang computer natin ay nag-uutos mga tol. Kasi kung nag-stack up yung bulb natin mga tol, hindi siya maka-open, naka-stack up close siya, stack up open, ay pangit yan sa makina mga tol kasi kung hindi siya maka-open mga tol, yung usok na maitim mga tol ay may punta yan sa Tambutso mga tol. Kung nag-ano naman siya mga tol, nag-stack up close,
stock up op, ay nag stock up open mga tol. Ay pangit din yan mga tol, lalo na may turbo ating mga sasakyan, hindi siya makabus ng ano, hindi siya makabus ng maganda mga tol sa turbo, kasi kung stock up yung ano natin, yung EGR stock up open. So yun mga tol, abangan nyo yung ano natin next video. O ipapakita natin kung paano baklasin, paano linisin itong EGR na to. Bali ang makina na to, ano yata, puro GE1 mga tol ito, Isuzu to puro GE1. Next video natin, pakita natin kung paano siya linisin. Tsaka pakita natin kung paano siya tanggalin at ikabit mga tol. So yun lamang.